evening po sa inyong lahat. You are now listening to The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm Jam. And I'm Elaine. And we hope that you are ready to hear itong part 4 ng message series ni Pastora Emerita entitled Simply Obey, because talagang kailangan po na yung spirits natin ready to hear, because she will share with us tonight how God wants to show off His power sa mga taong willing magtiwala at sumunod sa Kanya. Ulitin ko yun, sa mga taong willing magtiwala at sumunod sa Kanya. Kaya as you listen tonight, begin to trust and believe sa gusto gawin ng Lord sa life ninyo. Here's Pastora Emerita with the part 4 of her message entitled, Simply Obey. Itong second part po ng message ko ay isang patotoo na may kasamang lessons. Ito po ay patotoo, testimony ng aking anak na bunso na si Jam. Makikita niyo po rito yung powerful expression ng love for God. About 2 weeks ago, si Sister Trish po nag-exhort about giving, about first fruit. Sabi ni Jam, na-catch yung attention niya sa sinabi ni Trish. Parang it's about challenging yourself to trust God through giving like first fruit. Kasi sabi yata ni Sister Trish, sabi niya, yung giving, malay niyo, no? This will unlock things in your life beyond your imagination. So nangyari, Sunday niya narinig yun. Thursday, mayroong nagpa-shoot sa kanya na isang product line na naka-schedule na po months pa, kasi photographer po pala ang anak ko, sa hindi nakakaalam. Actually, natuwa siya kasi magkakaroon siya ng extra income, yun ang sabi niya. Kasi mayroon siyang mga gustong bilhin noon pa. And ito na po yung nangyari. After the shoot, natuwa po siya kasi hindi niya po ina-expect na madadagdagan pa yung bayad sa kanya. Wow, excited, no? Now, last Sunday, nalaman ko na yung lahat ng binayad sa kanya, inoffer niya sa Lord as her first fruit. Praise God. Ang totoo, nakapagbigay na po siya ng first fruit And dahil po sa sobra akong na-bless sa kanya, in-interview ko po siya. And as a mother, nung nagkukwento siya, lalo po akong na-bless. Makinig po kayo. Kasi napakarami po ninyong matututunan dito. And this is the back story. Ang sabi niya, tinatry niyang kalimutan yung sinabi ni Sister Trish. Kasi somehow, sabi niya, ayaw niya ibigay yung kikitain niya. Kasi nga po, mayroon siyang gustong-gustong bilhin. Kaya sobra siyang excited about that extra income. Kaya she's been praying about it. So, nagpe-pray siya. Tatanong siya sa Lord kung tama ba, bigay siya ng first fruit kasi nakapagbigay naman siya. Pero sabi niya, special kasi itong marireceive ko na ito eh. Eh, nabasa ko kay Sister Trish eh, baka daw mag-unlock ang Lord ng something very beyond our imagination. So, ano po nangyari? Nung nagme-meditate po siya ng word, oh, you see, yung word kung gano'ng ka-importante. Word, ho? Oh. Mayroon pong ni-reveal sa kanya ang Panginoon. Una, pinarealize po sa kanya ng Panginoon na God loves showing off His power. Gustong-gusto ng Panginoon na ipakita niya, again, na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. I-display niya ang kanyang kapangyarihan. At pinaalala sa kanya ng Lord ang story of Moses and Pharaoh, the Egyptian king. Remember po, inutusan ng Panginoon si Moses
na ilid niya ang Israel palabas ng Egypt na umaalipin at nagpapahirap sa kanila. And isa sa mga nabasa ko ito, no? Gusto kong incorporate sa revelation nung binigay ng Lord kay Cham. Ang sabi ng Lord sa kanila, kasi inutusan niya po si Moses, minit niya si Moses doon sa burning bush, no? Yung maapoy na ganyan. Yung pala, ang sasabihin ng Panginoon ay ito, nakita ko ang pagpapahirap sa aking Israel. And then sabi niya, narinig ko rin ang mga iyak nila. Kaya kung sino po ang umiyak dito, damahin niyo po, ito yung sinasabi ng Lord sa inyo. At sabi pa ng Panginoon, aware ako sa sufferings nila. Gusto ko silang palayain. Kaya ako bumaba. Gusto ko silang makalaya para dalhin, look at this, para dalhin sila sa sarili nilang lupa na malaki at sagana. A land flowing with milk and honey. Na parang right now sinasabi ng Lord, inookupa nung kaaway nila. Hindi sa kaaway nila yon. Bumaba ako para palayain sila at makapunta sila sa kanilang lupain. Sabi niya, nakarating sa akin ang iyak ng aking Israel. Kaya inuutusan kita, Moses, o mag-uutos po ang Lord para sa inyo. Inuutusan kita, Moses, kay Pharaoh para ipagpaalam at pangunahan sila sa paglabas ng Egypt. Ang Israel, my people. Ang sagot po ni Moses, eto, seryosong-seryoso ang Lord, no? Bumaba nga siya sa lupa. Tingnan mo naman ang sagot ni Moses. Ang sabi ni Moses, sino ako para humarap kay Pharaoh? Sino ako para pangunahan ng Israel out of Egypt? Walang sagot ng Panginoon, sasamahan kita. I will be with you. At pinaalala rin ng Panginoon na alam niya, hindi papayag si Pharaoh, kaya magpapakita siya ng miracles. Sabi ng Lord. Now, kahit ina-assure siya ng Panginoon, alam niyo po, takot pa rin si Moses. Nakiusap siya na kung pwede, iba na lang. So, minabuti po ng Panginoon na pasamahan siya sa kanyang kapatid na si Aaron. Ang maganda po kay Moses, kahit ayaw niya, sumunod pa rin po siya. Now, nung nakaharap na po sila kay Pharaoh, sinabi po nila yung sinasabi ng Panginoon, yung utos ng Lord, na payagan silang makalabas ng Egypt to worship the Lord in the wilderness. Now, imbes na pumayag po si Pharaoh, alam niyo po ginawa niya, pinabalik sila Moses at yung bayan ng Israel, yung mga kasama niya, mga tao, pinabalik sila sa pagtatrabaho, but this time, alam niyo, mas pinahirapan pa po sila. Kaya nangyari, sinisi siya ng mga tao, parang, bakit mo kami ginaganito? Sinisi si Moses. So of course, dahil inutusan lang si Moses, nagreklamo din si Moses sa Panginoon, explaining his dilemma nung sumunod siya. Ang sabi niya, lalong naging brutal ang treatment sa Israel. At tingin po niya, walang ginagawa ang Panginoon to rescue them. Hindi po ba ganun din tayo? Minsan pag hindi nakikita natin, meron tayong sinunod, tapos parang iba nangyayari. Pag sumusunod kayo, maraming nangyayaring maganda. Tinetrain lang kayo ng Panginoon na hindi kayo ma-attract doon sa hinihingi ninyo. Ma-attract kayo sa Kanya. Gusto niya lang hilahin yung inyong pananampalataya sa Kanya. So, just the same, kahit nagreklamo si Moses, kahit ayaw na pong makinig ng mga tao kay Moses, ginawa ng Lord, pinabalik pa rin siya kay Pharaoh para sabihin ulit, paulit-ulit yung sinabi niya. At pinagtapat sa kanya ng Panginoon na gagawin niyang stubborn ang heart ni Pharaoh. Bakit? Para ma-multiply niya ang miraculous signs and wonders.
Sometimes ganun tayo dapat eh. Parang pag nakikita po natin, ba't ganun? Parang worse ang nangyayari. Pinapadala pong tao ang lupit. Hindi, meron pong gustong pakita ang Lord. Now, so ano pong nangyari? Kasi nanapan sila ni Pharaoh, eh, anong sige magpakita ka ng milagro sa akin kung talagang inutusan ka ng Diyos. So una nilang ginawa yung sinabi ng Panginoon na yung tungkod na dala nila i-throw sa floor at magiging ahas siya. So naging ahas po yung tinrow na tungkod na dala nila Moses. Kaya lang, nagaya po ito ng magicians ni Pharaoh. Okay. Ang kaibahan lang, nilunok nung tungkod na naging ahas yung tungkod ng magicians. Pero, ang result, matigas pa rin ang puso ni Pharaoh. Ang next instruction ng Panginoon, na sabi niya, pupunta si Pharaoh sa Nile River sa umaga. O puntahan mo siya doon, sabi ng Lord. So, kinaumagahan, pumunta si Pharaoh doon sa river. At sabi niya, sabi ng Lord sa kanya, banggitin mo ito ulit, yung pinasabi ko sa iyo. At gawin mong blood yung river. O so naging blood po ang river at lahat, kahit saan sila pumunta, kahit sa mga batis, naging blood po lahat. O, wala silang mainom. Pero, nagaya rin po ito ng mga magicians ni Pharaoh. Kaya naging stubborn pa rin siya. And after 7 days, okay, pinabalik ulit si Moses ng Lord. Ang sabi sa kanya, go back to Pharaoh and announce to him, this is what the Lord says. Let my people go so they can worship me. Nakita niyo yung worship, paborito-paborito ko po ito eh. Look at that. Let my people go so they can worship me. Well, sabi niya, pag hindi pumayag si Pharaoh, pupunuin niya ng frogs ang buong Egypt. At nangyari po ito. So yung buong palasyo po ng hali ni Pharaoh, yung houses, bedrooms, cabinets, ovens, ay nagtatalunan po yung frogs. Now, for the first time, nakiusap po si Pharaoh. Nagpa-pray po siya kay Moses na mawala na ang mga frogs at papayagan na sila. So Moses cried to the Lord, kaya namatay po yung mga frogs. Nung nakita po ni Pharaoh ito, well, naging stubborn na naman siya. Ayaw na naman niyang pumayag. And this time, inutusan ulit ng Panginoon si Moses and Aaron na hampasin ang lupa ng tungkod ni Moses. At yung dust o alikabok ay magiging gnats. Para po, ang gnats po ay parang insekto na nagsasak ng dugo. At sabi ng Panginoon, at pupunuin nito ang buong Egypt. Well, tinry din po itong kopyahin ng magicians ni Pharaoh. Pero hindi po nila nagaya. They said in Exodus 8:19, this is the finger of God. But Pharaoh's heart remained hard. Walang sumunod po na pinadala ng Panginoon. Alam niyo, maraming ganyan tao na nakakita ng milagro ng Lord. Marami po ako nakikitang ganyan eh. Pero hindi natitinag. Nakakaawa yung ganun tao po. Okay, ang sumunod po na pinadala ng Panginoon sa Egypt ay flies, langaw. Kaya nagpa-pray ulit si Pharaoh at dininig po ito ulit ng Panginoon. Ang sabi sa Exodus 8, but Pharaoh again became stubborn and refused to let the people go. At ang sumunod pong salot o plague na pinadala ng Panginoon ay yung salot sa livestock. Kaya namatay po lahat ng horses, donkeys, camels, cattle, sheep, goats. Nagpadala po ng salot ang Panginoon. Ang sabi dito sa Exodus 9:7b,
But even so, Pharaoh's heart remained stubborn, and he still refused to let the people go. At ang pang-anim naman na sumunod na plague ay yung boils o bukol. So yung bukol hindi lang po sa tao, kundi sa mga hayop. So lahat ng hayop napuno ng bukol, tao meron din. Pero nagmatigas pa rin po si Pharaoh. Then pinaulan po ng Panginoon ng malalaking yelo o ice. Hail po ang tawag doon. At habang umuulan po ng malalaking yelo, kapag tinamaan ka sa ulo, mamamatay ka talaga. Kasabay po nito yung malalakas na kulog at kidlat. Can you imagine that? Nararamdaman niyo po ba yun? Pinagdaanan nila. So lahat ng nasa labas, tao man, hayop, halaman ay namatay. And then nagpa-pray ulit po si Pharaoh. Pero nung dininig ang prayers nila ni Moses, hindi niya pa rin tinupad ang pangako niya. Exodus 10:1a, then the Lord said to Moses, "Return to Pharaoh and make your demands again. I have made him and his officials stubborn. So I can," look at this, ay sabi ng Lord, "so I can display my miraculous signs among them." Parang sinasabi, oh, may kaaway kayo, antigas nila. Pinapahirapan kayo. O relax ka lang dyan. Ganito lang ang gagawin mo. Worship ka lang. Ako bahala dyan. That was Pastora Emerita Barqueros with the part 4 of her message series entitled Simply Obey. And kung meron po kasi itong parts 1, 2, and 3 na kung hindi nyo pa po naririnig, head on to therockofmysalvation.org. Doon nyo po mapapakinggan yung mga naunang parts nitong message series na to. And kanina nung pinapakinggan natin, nung nasa 6th plague na, and parang kung nabitin po kayo, nag-iisip kayo ano nga ba yung parang conclusion nito, we encourage you na may parang isang example dito is ang Lord kasi kapag sa Bible, kapag meron siyang promise, laging parang may condition. Merong if you return to me, if you repent, and then andun yung promise. Parang nandun yung lesson, nandun yung conclusion, and nandun yung power pag in-apply natin yung naririnig natin na preaching every Sunday. Kaya we encourage you dahil itong message series po na to, meron pang part 5 na maririnig nyo po next Sunday dito sa DWIZ 882 kHz from 8:30 po ng, to 9 yan, ang The Rock of My Salvation. And dito kasi sa part 5 na to, maririnig nyo po yung kabuuan nung plagues dun sa story ni Moses and yung great message of course and lesson na makukuha natin from yung testimony ni Jam. Kung na-miss nyo yung testimony ni Jam, it's about yung obedience. And of course, bunga din ito ng pag-worship, I believe, ni Jam. Kaya I don't want to spoil it para po sa inyo. Kaya kailangan nyo itong abangan next Sunday dito sa The Rock of My Salvation. And isang magandang takeaway doon na sa narinig natin tonight, no, yung simply magsa-start ka sa worship. And ako mismo naniniwala ako doon na parang yung sinasabi ng Lord kay Moses, no, na parang sumunod ka lang, mag-start ka lang sa worship, and then ipapakita ko sa'yo yung power ko. Parang if you simply obey, then I will show off my power. Para naman sa lahat na nakikinig, if you will tune in next Sunday, maririnig niyo po yung conclusion nitong great and powerful message by Pastora Emerita Barqueros. So Simply Obey Part 5 coming next Sunday po dito sa The Rock of My Salvation. Now, Alain, let's discuss. Yes, Josh. And another thing that I learned about obeying sa message tonight is that for each act of obedience, we are allowing ourselves to be stretched and more flexible to fit into God's plan for our lives. And that many times, God needs us to obey so that we can make an example from the people who don't obey. God likes displaying, sinabi mo kanina, God loves showing off His power. And this is one of the ways in which He does it. God likes displaying the difference between the lives of those who don't obey God and those who do. And yung sa story ni Moses and Pharaoh, we always see that back and forth comparison. Moses is obeying God and Pharaoh is not. Moses is gaining more and more victories. The Pharaoh is being defeated over and over and over again as manifested by the plagues, diba?
So it's a call for us to obey because we know that obeying God is a guaranteed victory. Totoo yun eh. Parang pag tinignan mo talaga, ang Lord kasi, He doesn't want anything bad to happen to us. Parang kaya niya inallow yung plagues. It's to show off na parang kapag hindi ka nag-obey, yun yung naghihintay sa'yo. Yung harm will befall you. And matuto na tayo dun sa story ni Moses, no, na parang kahit mahirap, sumunod pa rin siya. And meron tayong kasama ngayon dito. Siya yung pinag-uusapan dun sa testimony. Nandito po si Jam to share with us yung insight niya din dun sa message. Yes, hello, good evening po. Actually ako, since familiar na ako dun sa topic kanina, yung shinare ni Pastora, natutuwa ako kasi buhay talaga yung word ng Lord. Kasi habang pinapakinggan ko siya, merong parang fresh revelation for me na sinasabi ang Lord na yung nangyari sa lahat, yung nangyaring plague, lahat ng paghihirap ni Pharaoh, ng Israelites, yung ni Moses, sobrang daming nangyari. And what I learned is, tayo kasi minsan para tayong si Pharaoh din. Na parang ang hirap-hirap sa atin, ang dami na nangyari sa life natin, di ba? Pero we still refuse to worship God. We still refuse to believe in God's power. Di ba? Ini-snub pa rin natin si siya. And minsan naman para din tayong mga Israelites. Ang titigas din ng ulo. Di ba? And siguro parang magandang maging takeaway lang natin tonight. Maganda man or pangit yung nangyayari sa atin, we have to recognize God. Ano man yung nangyayari sa life natin, pangit man, maganda man, sinagot man ng Lord yung prayer natin or hindi, we must recognize ano yung gustong, we must recognize God, we must ask ourselves, ano yung gusto ng Lord na gawin ko dito sa sitwasyon ko na to? Ano yung gusto ng Lord pakita sa akin sa sitwasyon ko na to? Ano yung gusto ng Lord na matutunan ko dito? Diba? Kasi, ang nangyayari sa atin, ano eh, parang, sinasarili natin lahat. Parang hindi natin binibigay sa Lord, hindi natin tinatanong ang Lord, Lord, bakit mo ito pinangyayari sa life ko? But I believe you na meron kang gagawing maganda. But ano yung gusto mong matutunan ko? Diba? Pagka, especially pag pangit yung nangyayari sa life natin, parang hindi na natin, nakakalimutan natin tanongin ng Lord, ano yung gusto ng Lord? Ang nangyayari sa atin, parang sinisisi na kagad natin sila, no, Lord, sumunod naman ako, ah. Nag-obey naman ako, ah. Bakit hindi mo ako binagbigyan, hindi mo ako binigyan ng favor mo. Di ba? Usually, or parang nagbabargain tayo na parang, Lord, ito na lang gagawin ko. Parang siguro pwede na to sa'yo. Yeah. Parang dinidiscount natin yung gusto niya ipagawa sa atin. Pero hindi natin siya na-recognize. Hindi natin siya tinatanong, Lord, ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong gawin sa life ko? Ano yung plano mo sa akin? Ready ako. Siguro kung meron akong gustong i-impart sa lahat na maging open tayo, we must recognize God na kahit anong nangyayari sa life natin, kumbaga tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtiwala sa Lord. And speaking of yung tiwala, no, parang gusto namin sa lahat po ng nakikinig tonight na magtiwala kayo na merong gagawin and gustong gawin ang Lord sa life ninyo. Kaya if you are asking, paano ko nga ba gagawin to? Paano ko mag-obey? Paano ko mag-start mag-worship? Or even yung mga pwedeng naiisip nyo na ano nga ba yung blessing na kapalit nito? Usually kasi parang yun yung motivation sa atin na ano nga bang makukuha ko dito? If you want to know kung paano sumunod, kung paano mag-worship, and of course, ano yung blessing na naghihintay when you simply obey. Again, part 5 po ng message, dun nyo po mapapakinggan ito next Sunday, 8:30 to 9, dito sa DWIZ 882. Kaya don't miss it, and kung ako sa inyo, pwede nyo pong i-review yung parts 1, 2, and 3, and 4 sa ating website, it's therockofmysalvation.org. Para pag nakinig kayo next Sunday, talagang ready kayo to receive, and of course, obey kung ano po yung maririnig natin. Alright, so again, our details, ang website po natin ay therockofmysalvation.org. You can also find our ministry on social media. It's The Rock of My Salvation on Facebook, Instagram, and Twitter para po sa latest news and updates sa ating ministry. And katulad nga nung sinabi ko last week, bunga ng obedience ng ating church leaders sa pangunguna ni Pastora Emerita, kaya po nabuo yung foundation natin sa church that we call Joseph Feeding Mission. And we have someone new na magsasalita ngayon to share with us yung mga great things na nangyayari, great news na nangyayari sa JFM. We have Justin. Yes. Praise God, we have another regional update all the way from our Visayas team. Yung latest na regional outreach natin at Barangay Serum Buena Vista, Guimaras was a success. Our Visayas team reached out and served children and families living in the community.
And kanina, while I was going through yung pictures na na-upload na sa Facebook, actually, there were plenty of pictures, pero there was one photo that struck me. It was a photo of a dad and yung anak niya, a kid, in the bowl of porridge, habang hawak nila yung porridge. And I know this isn't the first na father and son, tapos may porridge silang hawak na picture. But there was something about their smiles that felt so sweet. And yung smile na yun, it was not because sinabihan sila na pipicturean sila or may camera, but their smile was real, genuine na happiness, yung joyful na smile talaga. And I'm proud and happy to be a part of a ministry na gives joy and smiles like that. Not because Christmas season lang and may mga gifts na binibigay, because here at JFM, all year round, nagbibigay tayo ng smiles, ng joy sa faces ng mga tao. And in behalf of yung JFM team, yung mga people na nire-reach, we'd like to say thank you sa mga partners na faithfully laging nandyan, faithfully nagbibigay. Your generosity has affected people extremely. Kaya let's continue to bless people. And eto, we have our ways to give. Yes, para po doon sa mga nagtatanong, paano ba ako makakapag-share, maging part din niyang makapagbigay din ako ng smile sa maraming tao, sa maraming pamilya, mag-aama. Ito po yung ways to give natin. Pwede po kayo mag-deposit through BDO. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Account number po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461, or pwede rin po through money transfer services. Ang authorized person po natin ay si Sister Gemma Ochoa. Ang address po ay number 4 San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines 1603. Or pwede nyo rin po isend through GCash sa number na 0916-564-9897. Or lastly, pwede rin po through PayPal or credit card. I-visit nyo lang po yung website natin, josephfeeding.org. Nandun po yung mga links. And even yung pictures sa sinasabi ni Justin kanina, nasa Facebook na po yan, Joseph Feeding Mission. I-search nyo lang po. Yes, and of course, Joseph Feeding Mission din po ay nasa social media. Pwede nyo pong i-search yun sa Facebook, Instagram, and Twitter. And talagang may chance po kayo panoorin yung videos, kasi parang yung picture speaks a thousand words, pero pag nakita nyo rin yung video, it's as if you are there on location. And again, we want to thank lahat po ng continuous na nagsusupport dito sa ating foundation, sa ating vision, and sa lahat din ng bumubuo ng JFM team from Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakikita po ng Lord lahat ng labor ninyo, and in time we're going to reap a harvest if we do not give up. Kaya tuloy lang po, and thank you, thank you, thank you. And sa lahat din po ng nakikinig and sumusuporta sa atin, kaya tayo nakakapag-live on air every Sunday from all around the Philippines and sa buong mundo, sa lahat po ng nabibless, we want to thank you then for yung support ninyo and prayers ninyo. And if you have prayer requests or concerns, pwede nyo po kaming matawagan. Ang ating landline number ay 687-5561. Again, that's 687-5561. Our mobile numbers are 0916-564-9897 for Globe and 0939-782-3001 for Smart. And we encourage you na kung meron po kayong mga friends or family na hindi pa, wala pang church, and gusto nyo silang makonnect to a community of believers, bukas po ang aming worship center every Sunday at 10 a.m. Yun po ang ating main service. We are located at number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City. Again, that's number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City. And all our information are available po sa ating website, therockofmysalvation.org. And before we end, gusto nating batiin yung mga birthday celebrants for this month. Yes, advance happy birthday kay Uni, kay Sister Emily, and kay Brother Totti. Advance happy birthday. Advance happy birthday po. And sa lahat ng partners and supporters natin all around the world, thank you po, and abangan nyo yung part 5 ng Simply Obey series coming next Sunday dito sa therockofmysalvation.org. Maririnig nyo po yung great lesson kung paano tayo susunod, and yung great blessing, and yung conclusion ng testimony from yung life ni Jam. Now, that's all the time that we have. Makita-kita po tayo ulit next week. This has been The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm Jam. And I'm Elaine. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night.